Promise lang sa performance ko natin. Tingin ko ganun pa din, improving, napakita naman nila yung ano, yung ginagawa namin sa mga scripts. And hanggang ngayon, ano pa rin, ang purpose pa rin namin is mag-improve pa. Ano naman po masasabi niyo sa performance ng Team Liquid? Ngayon, natusiro niya tapos parang ang bilis lang ng matches. I think yun yung ano, yun yung naging advantage namin kasi hindi kami nagpalit ng player. Unlike sa nila na pinalta nila si Karn, then nung nag-work si Sai Data isang beses, tapos natalo sila ulit. Binalik nila ulit si Carl. So, tingin ko kasi, since galing pa ako before sa Blacklist, ano talaga, mahirap talaga kapag yung player nawalan ng momentum, nawalan sila ng time, kasi kukulangin sila sa practice. Kaya yun siguro yun yung advantage na. Kaya medyo nahirapan sila. Ay, Coach, thank you po. Bounob lang dun, Coach. Kanina, sinabi niya nga, sinabi ni Coach Shire, na hindi niya, sa kanil Curtis, na hindi niya in-expect na ganito kayo ka-explosive. So, what's your thoughts on that? I think, yun yung ano, yun yung tawag dito, yun yung sigurong pinapractice namin, na hindi kami basta-basta lang nababasa ng mga teams. Kaya, dahil nga improving pa rin, kaya, yan, at least, ano, may meron kakaiba silang ano, na experience. Doon sa mga players, kamusta yung adjustment niyo sa bagong patch? Nung first day ko, medyo, ay kapag po pala yung coach, no? Medyo nalibago lang din po kami kasi katulad po ni Claude, Arlos, pare-pares po sila na walang kasi ng mana. So, in-adjust-adjust din po namin yung mga emblems namin. Which is nakakapanibago kasi kung matagal mo na ginagamit yung isang hero, tapos sanay kasi ganung emblem, meron talaga changes na mangyayari. Kaya ano, tingin ko naman po, ano, balance naman po yung adjustment talagang i-explore pa po namin kung paano po namin talaga makikita ko ano yung tamang emblem sa mga bagong adjustment na yun. And Coach, and also to Renny J, any of you can answer. So, galing kayo sa Blacklist team na, and knowing Blacklist, nung mga past few seasons, isa kayo sa pinakamabibilis mag-adjust sa patches eh, kaya nakaka-ano kayo sa meta. I mean, paano nyo na paano siya na ganun kayo kabilis mag-adapt sa mga changes na meron sa natin sa ML? Hindi sigurado kung paano, pero ang ginagawa lang kasi namin, lahat talaga kami nagtatry. As in, yung players naglalaro yan, kami mga coaching staff naglalaro kami. Nilalaro talaga namin lahat ng mga ano, ng mga heroes, lahat ng nabago, yung item. Siguro yun yung ano, yun lang yung kung ano yung makuha namin info sa paglalaro namin, bubuhin lang namin, kaya siguro nakakapag-adjust kami ng mabilis. And to DK pala, sorry, kamusta naman yung adjustment ko? Sobrang nakakapalit bago siya kasi yung mga malalakas na hero bago mga patch, parang ano, nag-iba ngayon. Hindi ko may mga sobrang umangat ngayon sa, ano, sa mga hierarchy ng hero. Parang kahit yung mga na-nerve sa patches, feel ko may, parang mas talong lumakas yun. Kasi ano, nagbago din yung na-adjust din yung mga ibang hero. Kumbaga, yung mga counter din sa hero na yun, wala ko siya. Thank you very much. Masalot ikaw. Ako. Kay Irene J, kasi nga, let's talk about your Rafa. Bakit Rafa ang ginamit mo tonight? Yun nga po, katal ko sinabi ko kanina sa interview po. Pasok po kasi talaga sa lineup nila. Yung Rafa po kasi, di ba, sa yung skill anti-slow. So, yung pick po kasi ng kalaban namin, puro slow sila eh. So, pinig ko po talaga doon ako para mabuff ko po yung mga mag-pick ko. And, yun naman po, yung mga ibang heroes naman po kasi dinidepende ko talaga kung ano yung pinipick nila tapos kina-counter lang po namin. Hindi, ano po, kaya po yun yung pinapractice ko talaga. Paramihin yung hero ko para mapadali ko po yung ano, pagdadraft nila, Coach. Eh, parang nakita ko yun sa stat kanya doon sa laro na that's your 12th different hero this season. So, may bang conscious effort on your end na maging versatile na marami kang alam na hero for this season? Pang-dose mo ng hero mo na yung this season. Sa akin naman po, hindi ko naman po siya goal na talaga na, no? Na parang, Coach, pick mo ako, ano, buwas ng ganito. Pero ano, ako po talaga depende ko talaga kung ano yung pipick ng kalaban. Kumbaga kung ano ipapanalo ng team. Hindi po yung para lang maging
pabida na marami yung hero ganyan. Talaga pong pagpasok talaga, inano ko talaga yung coach, pinupush ko na. Parang pinipina mo lang yung kalaban. Okay. To coach, isa lang yung laban niya this week, no? And ang sunod niya ng kalaban is TNC. You know, TNC, wala pa silang matches na napapanalo. Paano yung magiging game plan niyo dito? And are we looking forward to see Bentings in action as well? I think yung kay Bentings muna, tingin ko malabo. Kasi number one, ginawa talaga namin si Ben as analyst. So yun talaga yung main role niya. 6 months slash analyst talaga. So yung pagiging analyst niya, sobrang laking tulong sa amin. Then, ayun nga, kaya na sinabi ko, hindi kasi maganda kapag nagpapalit-palit ng player, nawala ng momentum, yung chemistry mag-iba, adang niya adjust. So, mas maganda mag-stick kami sa kung ano yung ginagawa namin. Then, dun sa TNC, tingin ko, ano, based sa mga laro nila, nakikita talaga namin yung improvement. So, nagiging malinis sila maglaro, maayos yung drafts, yung execution. So, siguro, ano, mas mag-prepare kami na, ano, na wala talagang hindi talaga sa rank naka-base kung paano kami mag-prepare. Iyahanda namin yung team ng nasa best condition kapag kinalaban namin sila. And to Demon Kite, in-expect mo ba na, by doon sa dating yung team RSG, in-expect mo ba na, ano sila, mag-struggle sila ngayon knowing na almost the same lineup lang din naman halos sila? Actually, hindi po. Kasi ano eh, knowing RSG players and coaches kasi sa sobrang competitive nila, parang lagi silang gusto ko manalo. Kaya, ayun, unexpected yung ranking nila ngayon. Pero, alam ko naman sana na mabagod sila. Does this explain na ganito naka-competitive yung IPL Philippines? I think yes. Kasi maraming, halos lahat ng teams ngayon nag-improve. Even TNC, tas yung Blackwish na nakatago lang sa brand. Makikita mo talaga na, ano, na halos lahat ng team, top 1 to top 8, kaya may pagsabay sa isa. Thank you. Corollary doon sa turning through niya sa bago sa malabo na ma-activate si Bentis. Does this mean itong lima na to yung pang-diinan niya until the end? Yeah, sana. Yeah, yan na talaga. As in, tingin ko ano naman eh, maganda naman yung pinapakita nila kaya wala kang kailangan baguhin. Kailangan lang namin gusto mag-improve. Okay, thank you. Okay na. More questions? Okay. Questions? Exclusives. Okay, thank you very much po.